from itself. Todo depende sa mga opisyal na Cagayan at Tuguegarao City sa mga Chinong nag-aaral sa lalawigan sa harap ng mga akusasyong posibleng banta sila sa seguridad at pag-question sa kanilang pagkakilanlan. Walaan nila silang nakikitang masama sa pagpili ng mga Chinese sa St. Paul University sa Tuguegarao na malayo naman sa EDCA sites o higit 2 oras ang biyahe. Sa ngayon, St. Paul lang ang eskwelahan sa Cagayan na may mga dayuhang estudyante na abot sa 486. Pero hindi lang mga Chinese ang foreign students dahil kasama sa bilang ang mga Amerikano, Indonesians, Japanese at Vietnamese. Malayo ito sa napaulat na 4,600 na mga Chinese na naka-enroll sa universidad. Ayon sa Commission on Higher Education, may basbas ang St. Paul mula sa Bureau of Immigration na tumanggap ng mga dayuhang mag-aaral. Nung nagpunta ang Presidente BBM sa China, nakapag-ink po sila, pumirma po sila ng mga kasunduan na para magkakaroon ng mga exchange ng mga students. Hindi pa po na-identify ang Cagayan as EDCA site noon. Ayon kay Governor Manuel Mamba, walang record ang pulisya na may reklamo sa mga Chinese sa probinsya. It means harmonious po ang aming relationship with all our foreigners here. Sa joint statement ng private higher education institution sa Cagayan, kasama ang St. Paul, iginiit nila na walang basehan at nakaiinsulto ang mga paratang. Kinundi na rin ng ilang grupo ang akusasyon sa mga Chinese. Ayon sa civic leader at Chinese-Filipino figure na si Teresita Ang Si, ang umiiral na xenophobia at racism sa mga estudyante at pagturing sa kanilang spy ay mapanganib at nakalulungkot. We will try to study with our councils suing these people who have hundreds of millions of intelligence funds, may staff na napakalaki para mag-research, para maglabas lang ng kasinungalingan. Sa kabila nito, iginiit ng ilang mambabatas na dapat ituloy ang investigasyon sa mga Chinese student. Maituturing umano silang security concerns sa harap ng umiinit na tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. They've been trying to project Tuguegarao as a center of learning and education. So let's have an investigation whether this is really true or not. Because come to think of it, is this a mere coincidence? Chinese tourists that we welcome. There are Chinese businessmen that we welcome as well. But those that are Chinese who come here with questionable motives, then siguro dapat tingnan natin mabuti yan. Sagot ang LGU, handa silang humarap sa investigasyon. We are preparing all the documents that are needed to show the people that the allegations contained in that solution, libelous, is untrue, unwarranted, is racist. Kung ma-prove po nila yun, kahit na hindi ko natapos ito, as we say, din po sinasabi nila, engage ako sa Black Sand Mining, sabi nyo, prove it. I will resign as governor. To unfair na sira. Nangako rin si CHED Chair Prospero De Vera na aharap sa investigasyon at iba pang interagency meeting kaugnay ng mga aligasyon. Michael Delizo, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.